Yo, what's up mga idols? Ayan, boss ka po ulit, nagbabalik para sa video na to. Ayan, meet page yung gagawin natin dito sa kaya buhok ni idol. Ayan, simulan natin sa paghahanap ng tamang hati ng buhok. Kung natatandaan nyo, yung huling gipit niya ay ano, crop top yung ibabaw. Eh ngayon, humaba na ulit yung buhok niya. Gusto niya na pang ano naman, pang formal na gupit. Kasi mag-a-apply siya ng trabaho. Ayan. Paguhin natin yung gupit ni idol. Gawin nating magandang lalaki ulit. Ayan. Simulan natin sa number 2 na guard. Open yan, paikot. Masarap talaga gamitin yung major na cleaver, napakatalas. Isang padaan mo lang sa buhok kahit pakapal, talagang ano eh. Ubus agad. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Eh, mapapansin nyo idol, ayan. Linis agad yung dinaanan ng cleaver eh. Ganong katalas yan. Ayan, sa nagtatanong ko sa makakabili na ito, kay Daddy Barber online store. Kaya send kayo ng private message kay Emerson Bautista. Ayan, mag-inquire kayo dyan mga idol. Napakabait na tao nyan. And para po dun sa mga nagko-comment, baka meron akong mga pinaglumang gamit, mga katulad ng clipper kaya mga gunting. Ayun mga idol, pasensya na kayo at hindi pa ako makapagbigay sa inyo ng mga gamit eh. Hindi pa naman tayo kumikita ng malaki. Pag kumita tayo ng malaki, mababahagihan ko kayo. Siyempre, na ngayon, ano muna, tiis-tiis muna si Cap. Ako nga, mga luma din na rin yung mga gamit ko eh. Parang iniingatan ko lang para yung talim hindi pa rin napapabayaan. Halagaan nyo lang sa linis. Tapos lagyan yung lagi ng langis para maganda yung takbo. Linisin nyo lagi yung mga buhok sa ilalim para swabe-swabe pa rin yung takbuhan. Marami kasing nagme-message sa akin, baka meron akong ano eh, meron akong mga lumang gamit na pwedeng ipamigay. Sa ngayon kasi wala pa eh. Marami akong gamit kaso hindi ka naman pwedeng ipamigay, mawawalan ako ng gagamitin. Ayan. So ayun na nga, balik tayo dito sa gupit ni idol. Ayan, ang ginagamit ko dito, number 1 na guard, open lang din yan. Sa ilalim lang ng number 2, ganyan. Hindi ako gagawa ng guideline dito sa gupit ni idol. Bali, ang gagawin yung process dito, yung kadalasan akong ginagamit, yung fade na pababa. Pababa yung proseso. Ayan. Yung ganito kasing proseso, mas madaling gawin. Kasi wala ka ng mga buburahing mga linya-linya dito. Lalo pag yung clipper mo, ano, yung medyo makapal yung talim. Tapos gagawa ka ng guideline, ibabaldline mo yung bandang ilalim. Pag makapal yung blade mo, mahihirapan nga burahin yung guhit na yun eh. Kaya mas advice ko sa mga may clipper na hindi ganun ka-dibis yung mga talim, ganitong proseso na lang muna yung gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Ayun, marami naman pwedeng gawing pambura sa guhit. Ayan, katulad ng mga detailer, mga trimmer, ayun, mas marami siyang ano, pwedeng gamitin yun pambura ng guhit. Kaso yung iba, hindi pa naman lahat ng barbero mayroong ganong mga gamit eh. Karamihan nga sa mga barbero pa na ano, minsan isa lang yung clipper na ginagamit maghapon. Kaya wala silang trimmer na maayos. Kaya nagtatsaga lang sila sa ganong gamit. Kaya nahihirap sila mag-paint ng ayos sa pagugupit.
Ayun, mga idols, pag meron kayong gustong pag-ipunan na gamit, pag-ipunan nyo lang, lalo na ngayon, magpapasko. Dadami na ulit yung magpapagupit. Ayan, baka sakali makakaipon kayo pambili ng gamit na gusto nyo. Dati kasi, ganun din ako eh. Tagang mga gamit ko, alam din eh, pumapalya din mga gamit ko dati. Kaya sabi ko, kailangan ko magpalit ng mga gamit. Kaya ginawa ko, talagang umabot pa nga ako sa point na nangungutang ako para lang makabili ng gamit eh. Ayun, syempre, babayaran na yung utang. Ayun, trim, pero ngayon kasi nag-iipon na ako pag may gusto akong bilhin eh. Lalo na yung gamit naman na yun ay makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na hanap buhay. Totoo lang, mas masarap talagang gamitin yung mga matatalas na gamit eh. Mga, ayan, katulad ng mga Magic Clip, ayan, mga Wall, Andes, ayan, Monster, ayan, mga solid na clipper yan. Ayan, Made Show, napaka-solid na clipper niyan. Hindi siya ganun kamahal, pero kung sa performance, talagang ano yan, panlaban yan. Alright mga idols, ayan. Balikan natin yung gupit. Ayan, kita nyo naman medyo maganda na yung transition ng gilid ni idol. Ayan. Inuunti-unti natin yung pagkaka-fade. Ayan, dahan-dahan lang din. Ginagamit ko na dyan, ano, 0.5 siya. Tapos, half open tapos hanggang sa open para maka para lang makuha mo yung magandang blending. Ayun nga pala, gusto ko i-shoutout yung aking kaibigan na sana sa Barangay San Antonio 2, si Paring Peter. Karamihan kasi sa nagpapagubit sa kanya, mga gubit ko yung pinapakita eh. Shoutout sa'yo pare. Ayan, kaibigan mo yan, si Peter. Yung mga taga-Sapa, kaibigan ko yan. Yung iba kasi, hindi naniniwala na kakilala ako ni Peter eh. Kaibigan ko yan. Nung isang araw lang, nandun ako sa kanya. Duman ako dun. Ayan mga idols, yan. Tirahin natin yung bandang ilayam ng ano, ng zero. Ayan. Mapapansin nyo, maganda na yung fade nung gupit na idol. Maganda na yung pagkakapit. Ayan, yan na yung pagka-fade niya eh. Yung bandang ilalim niyan, uubusin ko na lang mamaya. Tapos, gagamitan ko ng shaver yung pinaka-bandang ilalim. Napatapat lang ulit tayo sa maganda yung hugis ng ulo tsaka maganda yung texture ng buhok. Kaya maganda yung kinalalabasan na ano. Ng gupit. Maganda yung pagkaka fade. Para nga sa mga customer na madalas magpagupit sa mga barbershop. Ayun. Basta pag may gusto kayong gupit, mas maganda talaga magpakita lang kayo ng picture na gusto kong gupit. Kasi parang napapansin ko, marabihan pag nagpapagupit, nasabihin nila yan, fade. Kasi marami kasing gupit na fade. Hello, fade, mid fade, high fade. Ayan, marami kasing ganun eh. Mas maganda yung mag-aintindihan kayo ng barbero mo. Kung ano talagang klaseng fade ang ipapagupit mo. Lalo na pag magpapagupit kayo ng first time sa isang barbero. Ayan, mas maganda yung malinaw, yung nagkakaintindihan talaga. Kasi hindi naman lahat ng barbero alam yung gagawin sa buhok nyo. Merong customer ko na meron kayong suking barbero na talagang alam na yung gamit nyo. Pero hindi naman lahat ng oras available yung barbero na yon. Kaya mas maganda pag magpapagamit kayo sa iba. Magdala kayo ng picture, magkaintindihan kayo ng barbero mo na bago simulan yung gamit. Alright mga idols. Bawasan natin ng konti yung ibabaw. Trim lang natin yan. Para
maganda yung ayos pag nilagyan natin ng pomade mamaya. And hindi po yan iiyak ha. Baka meron naman akong makakitang mag-comment na naiiyak na si Idol. Karamihan ko na nag-comment, naiiyak na. Oo nga, pinapaiyak ko talaga yung mga yan. Eh, hindi po siya naiiyak. At hindi rin po siya malungkot. Ayan. Dito naman tayo sa paglalain. Kung mapapansin nyo, konting-konti lang talaga yung binawas kong buhok doon sa forehead ni Idol. Yung ano lang, yung eksaktuhan lang sa hairline. Kita pa rin naman yung guhit yan mamaya pag ginahitong. Magyan talaga yung sobrang lalim na tipong aangat yung ahit mo ng isang daliri doon sa hairline. Ayun, kasi pag tumubo yun, ano na naman eh. Kumbaga, problema ng ibang barbero yung pag tumubo yung ganong kataas na ahit. Hirap habulin kasi ng mga idols. Itong trimmer na gamit ko dito, meron nito kay Emerson Bautista. Message nyo siya kung gusto nyong bumili. Alright mga idols. Tapos na tayo. Ayan. Yan lang yung ginawa kong gupit kay Idol. Napaka-simple lang din. Pero formal yan. Pang-apply sa trabaho. Ayan. Ayan mga idols. Kung may kulang pa, comment nyo lang ulit. Salamat ulit.